Malalaman ko yung lahat lahat yan, Vicky. According po sa database, may 5 anak na nakaregister under Olivia Santos. Kung nilalayo ko man kayo sa daddy ninyo, sana maunawaan niyo ako. Kailangan kong matutong buhay ng nasira sa pagkatao ko. Sorry ka na lang, Fraylan. Pero hindi mo na makikita ang mga anak mo kahit kaya. I want to go biking with daddy in the park. Parang imposibleng makasama ulit natin siya. Bakit naman imposible? Vicky! Eh, pinapunta nga ako ng daddy niyo dito para sunduin kayo eh. You're lying! Baka gusto mo lang kaming saktan eh! Talaga? Hindi kayo sasama sa akin. Halika! Halika! Halika na! Subukan mo sakta ng mga bata at kakalimutan mo kasama nila. Tapos na ang mga kasinungalingan mo! Tagal ko nang alam ng mga anak ko sila, hindi mo sinabi sa akin. Hindi na ako papagin at pahirapan mo pa sila. Raynan! 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 Bagong... Ano ba nangyayari? Full tank naman to, ma'am. Po? Paano, ayos lang ho ba? Opo, full tank. Full tank po to. Hindi ko maintindihan sa taxi na to. Siguro hindi na ho bale. Ito na ho ang bayad. Oh. Total, malapit naman eh. Oh, sige, ma'am. Sige po. Salamat. Talagang ginawa ni Vicky sa inyo yan. Sana nagsumbong agad kayo sa akin. Daddy, ayaw ho namin paalisin niya kami. Ayaw ho namin mapalayo sa inyo. Kaya ho nagsunod-sunuran kami sa kanya. Pero, Dad, alam niyo po, ginawa naman po namin lahat para mabawi ka kay Ate Vicky eh. Kasi kayo na lang po yung inaasahan namin na makakapag-alaga sa amin since wala na si Mommy. Pero, pilit po kayong nilalayo ni Ate Vicky sa amin eh. Ginawa niyo lahat para makasama ako. Pero tinaboy ko kayo. Kung may babalik ko ng lahat, hindi ako papayag na mawala ngayon sa akin. Napakasama akong ama. Patawarin niyo ako mga anak ko, ha? Wala akong kwenta ka ba? Kuya, sino sumundo sa mga anak ko? Ako lang naman at saka yung Kuya Rigor nila ang pwedeng sumundo sa kanila. Eh, nakausap ko naman si Rigor, nagkasundo na kami na ako ang pipick up sa mga anak ko. Lumabas po ako kanina. Kala ko may gulo. Sumakay po yung mga anak niyo sa kotse ng lalaki. Eh, sinong lalaki yun? Hindi ko po siya kilala. Ngayon ko lang po siya nakakita eh. Eh, yun naman pala eh. Bakit hindi niyo pinigilan? Paano kung manluloko yung lalaking yun? Paano kung mapahamak ang mga anak ko? Daddy, huwag niyo pong i-blame yung sarili niyo. Alam po namin na nagkasakit kayo. We're not mad at you naman eh. We love you so much, Daddy. Okay, para mga group hug tayo kasama sila. Happy pray to us. We're just here. Namiss ko kayo. Miss ka rin namin, Daddy. So ngayon, nandito na ako. Hindi na ako papahagin mawalay kayo sa akin. Yay! We're gonna play with Daddy again! Mamabasyan na po ulit tayo sa favorite part po natin. Daddy, kaya lang po. Baka po hindi pumayag si Mommy eh. Oo nga po, Daddy. Kasi galit na galit pa rin po si Mommy sa inyo eh.
mukha pong mahirap tanggalin yung galit na yun. See, Bes? Sabi ko sa'yo, malalaman din ni Froilan na anak niya yung mga batang yun eh. Patay rin ako kay Froilan. Hoy! Ako ang bumubuhay sa'yo, kaya sa'kin ka dapat matakot. Naging mabait lang din naman kasi sa'kin yung tao. Pwede ba huwag yun ang problemain mo? Ako! Paano ako? Paano na ngayon? Nabuking na ni Froilan lahat ng mga kasinungalingan ko. Ano mangyayari kung maisipan niya na balikan yung bruhan niyang asawa? Nang dahil sa sobrang galit niya sa akin, paano kung balikan niya yun? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi pa naman niya alam na hindi niya anak si Baby Alex. Pwede pa tumahimik ka? Shut up! Shut up! Kapag yan malaman ni Freelan dahil sa walang preno mong bibig, hindi ko lang talaga puputulin yung dila. Dudurugin ko yan! Pipinuhin ko ba! Si Baby Alex na lang talaga natitira kong alas. Siya na lang eh. Siya na lang yung natitira kong panlaban. Kaya hindi niya pwedeng malaman na hindi siya ama ni Baby Alex. Dahil kung hindi, tuluyan nang mawawala sa akin si Froilan. Hindi pwede. Hindi pwede. Thank you po, ah. Marino sa akin ng lahat. Kung bakit nahiwalay ako sa inyo. Kung bakit galit na galit sa akin ng mami niyo. Madalas binabalikan ko ang nakaraan. Ang lahat, pero parang halos sasabog na ang utak ko. Wala akong ibang narinig na paliwanag na pinakinggan ko kundi yung mga sinabi ni Vicky. Pero ito lang, kulog-kulog pa rin ako eh. Ano ba talaga nangyari, Justin? Faye? Daddy, masaya po talaga yung family natin. Pero... Pero ano? Sabi mo sa akin, Faye. Please, kailangan ko malaman ang totoo. Daddy, nahuli po kayo ni Mommy. Kasama niyo po sa room si Ate Vicky. Hindi pala totoo ang sinabi ni Vicky na pinitlangan ko ni Olivia na pakasalan siya. Nagtaksi lang ako kay Olivia, yun ba ang nangyari? Hindi ako naging mabuting asawa o ama sa inyo. Kaya pala galit na galit sa akin si Olivia. Daddy, tama na po. Ang laki ng kasalanan ko sa inyo, lalong-lalo na sa mami ninyo. Daddy, hindi po. Masama akong asawa, masama akong ama. Daddy, hindi po namin maintindihan kung bakit niyo po nagawa kay mami yun. Pero hindi po totoong naging masama kayong daddy sa amin. Daddy, matagal na po namin kayo napatawad. Kung gusto na lang po namin yun, mabuo po tayo ulit, tsaka magkasama-sama. Daddy, yun na lang po. Bilisan niyo. Mikila ka din. Paano kayo napunta sa bahay na to?
Daddy, kasi po may tumulong po sa amin. Kaibigan po namin siya, mabait naman po siya. Kailangan ko makausap yung mami niyo. Kailangan kong mahihanap kayo ng bagong malilipatan. Danny, sorry po ah. Pero nakabahan po kasi talaga ako sa pagkikita niyo ni mami eh. Yeah po, Daddy. Siguradong sasama po yung loob nun pag nalaman yung dinala po namin kayo dito. Kasi Daddy, yan... Masama pa po kasi yung loob niya sa'yo eh. Eh, magsosorry lang naman ako sa kanya eh. Hindi ako manatahimik ng ganda niya ako pinapatawad. Ay na lang po. Tara. Sama po. Ano namang kailangan mo, Vicky? Nasaan ka? Siguro kasama mo na naman yung Olivia na yan, ano? Marami akong kailangang linawin, marami akong kailangan ayusin. Mga bagay na pinagulo mo, kaya pwede ba hayaan mo na lang muna ako? No, Froilan! Asawa kita! At hindi ako matatahimik hanggat hindi kita nakikita. Asawa? Baka nakakalimutan mo, nakadimanda pa tayo dahil si Olivia pa rin ang asawa ko. Oh my God! I can't believe it! Ano, tuluyan na ba talaga nabilog ni Olivia yung ulo mo? At talagang paniwalang-paniwala ka na sa ang asawa mo? No. No, Froilan. Ako ang asawa mo. Ako ang mahal mo, di ba? Ako ang mahal mo! Kung di ka babalik dito ngayon din, aalis kami ni Baby Alex. At hindi mo na siya makikita. Kahit kailan! Hindi mo pwedeng gawin yan. Mga anak, alis muna ako. Okay? Tapos babalik agad ako. Kakausapin ko mami niyo. Ha? Sige. Okay, sige. Ingat po, Daddy. Okay, bye. Ingat po. Chester po. Napadaan po kasi sila sa school. May kasama po siyang driver, kaya dinaan na po nila kami dito. Ganun ba? O sige. Sa susunod naman, sabihan niyo naman yung guard sa eskwelahan ninyo. Para at least hindi naman ako nag-aalala, o kaya tumawag man lang kayo dito sa bahay. Okay? Ako, siguradong maging mahimbing ang tulog ninyo. Sige, sleep na. Mami, sana you forgive Daddy because he knows we are his anak. What do you mean? Naalala na kayo ng Daddy ninyo? No, Mami. He knows he is our Daddy. He cried pa nga eh. Vicky, stop! Anong ibig niyong sabihin? Nagkita kayo ng Daddy ninyo? Froilan? Froilan!
Mabuti naman at umuwi ka na. Asan si Baby Alex? Huwag mo siyang ilalayo sa akin, Vicky. Sinabi ko lang yan para umuwi ka na. Pero ang totoo, hindi naman talaga kita iiwan eh. Wala akong balak na iwan ka, Freelan. Kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya sana, huwag mo rin kaming iwan. Please. Please. Hindi sapat ang isang araw para mabura ang lahat ng kasalanan mo sa akin. Maliban sa paglayo mo sa akin sa mga bata. Ano pang ginawa mo habang may sakit ako, habang paniwalang-paniwala mo ako sa mga kasinungalingan? Sulikod ka sa akin. Ano pa? Ha? Nasasaktan ako, Freyland. Nasasaktan ako! Nasasaktan ako. Bitawan mo ko. Bakit kayo nagsinungaling sa akin, ha? Bakit hindi niyo sinabi na ang daddy ninyo ang naghatid sa inyo dito? Ginagawa kong lahat para proteksyonan kayo laban kay Vicky. Kaya ako kayo nilalayo sa daddy ninyo. Pagkatapos magsisinungaling kayo sa akin? Mami, ayaw lang naman mo kasi namin magalit kayo sa amin eh. Eh ano ito? Hindi niyo ba naisip na mas lalo akong magagalit kapag nagsinungaling kayo sa akin? Akala ko naiintindihan niyo ako. Akala ko naiintindihan niyo yung nararamdaman ko, hindi pala. Mami, paano naman po yung nararamdaman namin? Mami, hindi niyo po ba naiintindihan na ang tagal din po namin na nabigsan para sa isang ama? Mami, we tried our best para ituring si Tito Efren para maging daddy namin. Pero naging masama po siya sa amin. Sinaktan po niya kami, Mami. Dahil, Mami, isa lang po ang daddy namin. Ganyan po niya kami kamahal. Mami, you know what? Kami po ang naiipit eh. Kami ang naiipit sa galit mo sa kanya. Hindi niyo po ba naiisip yun? Freelan. Wala na. Wala na. Maniwala ka sa akin. Look, I'm sorry na nagsinungaling ako. Pero gusto ko kasing agawin sa akin ang mga batang yun. Kaya lang naman ako pumayag eh. Kaya ako hinayaan na umalis sila sa atin. Dahil ayokong mangyari yun. Pero sana naman huwag mong kalimutan na nagawa ko lang yun lahat dahil mahal na mahal kita. Lahat yung ginawa ko para sa'yo. At sana rin huwag mong kalimutan na mahal mo ako. Alam mo, Wigil. Gusto ko nang pagdudahan yan kung mahal na talaga kita. Anak, Mami, alam na po ni Daddy na mga anak niya kami. At Mami, si Daddy po ang kusang nagpa-investigate para humahanap kami. Kaya nga, Mami, ang hirap-hirap po lumayo sa kanya. Mami, alam niyo naman po, di ba? Alam niyo naman po na ang tagal namin nanabik para sa isang daddy. Ang tagal din po namin nangarap, Mami, para makasama siya. Mami. Naiyak nga po si Daddy nung nakita niya po kami. Mommy, please don't get
Bakit matanda din, oh? Love naman niya tayo, eh. Mami, kaya sana mo, hindi naman mo kami ipagdaman sa daddy namin. Naiintindihan ko kayo. Kung maaari lang, gusto ko kayong pagbigyan. Pero hindi naman ganun kadaling kalimutan ang ginawa ng daddy niyo sa akin, eh. Ang hirap-hirap. Sana ganun lang kadaling makalimot. Mahal na mahal mo ako. Kahit pakiramdaman mo pa dyan sa loob mo, kahit pakinggan mo pa yung puso mo, mahal na mahal mo ako. Alam mo yun. Oo, siguro nga mahal kita. Kasi ikaw lang ang kasama ko sa bago kong memorya. Di ba? Pero hindi ko pa alam kung anong meron dun sa nabura kong ala-ala tukol kay Olivia. At tanging malinaw lang sa akin, sinaktan ko siya. Niloko ko siya. Kaya kahit paulit-ulit niya akong sampal-sampalin, hindi mabubura ang mga kasalanan ko sa kanya. Malaman kung ano mga ginawa ko bago ko pinagtaksilan ng asawa ko. Fraylan, sandali! Alam niyo, may mali rin naman tayo kaya nagalit sa atin si Mami. You're right, Kuya. Kawawa rin naman talaga si Mami. Pero, paano na si Daddy? Gusto rin naman ni Daddy na makasama at makita tayo. Is kawawa. Alam niyo, baka mabawasan kung di man mawala yung galit ni Mami pag nagkausap silang dalawa. Pag naging clear na kay Mami yung intention sa atin ni Daddy. Oo nga. Mas makikita ni Mami sincerity ni Daddy pag magkaharap sila. Kaya kailangan gumawa tayo ng paraan para magkausap sila, para magkaharap sila. Ibig niyo sabihin, hindi na babalik ang memorya ko. Noon pa lang ay nilinaw ko na ito kay Vicky. Lahat lang na nangyari bago tumuntong ng 13, ang siyang pwede mong maalala. Imposibleng bumalik ang lahat ng memorya mo mula sa edad na yon hanggang sa maganap ang aksidente. Parang may something itong pagyayakag nyo sa akin. Ano, namiss nyo agad ako? Ba't hindi nyo kasama yung mga kapatid nyo? Asan sila? Pinatayanan niya ako ng cellphone! Huwag mong ipagdamot ang mga anak ko sa tatay nila. Hoy, huwag mo akong itulad sa yung iniwanan lang ng asawa. Well, siguro naman hindi ka naman susugod dito kung malaki ang tiwala mo sa lalaking nililingkisan mo. Mabuti naman at umuwi ka na. Alalang-alala ako sa'yo, eh. Gulong-gulo na ako, Vicky. Kaya sabihin mo sa akin kung ano talaga nangyari ng detalyado nung mahuli tayo ni Olivia. Kuya Rigor, ito po yung address ni Daddy. Ano ba bang gagawin niyo dyan? Para tigilan niya na kayo. Hindi niya na kayo guloyin, di ba? Ang bait mo talaga, Kuya Rigor. Ano ba kayo hindi na kayo iba sa akin? Para ko na kayong pamilya. Mahal na mahal ko si Baby Allen.
Baka pati siya parte ng mga kaluloko mo sa akin. Naalala mo ba nung sinagasaan ko si Froilan? Oo naman. Kaya ngayon, alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin para hindi siya mawala. Sis, ano ba sinasaya mong gagawin ni Vicky? Ano yun?